Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo na sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak, matalunton nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahon iyon, ako ang nanamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20th taon ng paghahari ni Artaxerxes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan." "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. "Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, 'Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod.' Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng Rina, 'Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?' Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pakiusap ay gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. "Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng ilog nitong bansang Babilonya,
Kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon iyong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tining. Tungkol sa siyon, yaong paksa niyang nasa nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan roon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang hanglundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tumayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat, at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po. Hindi ho ba kapag kilalang kilala natin ang isang tao, alam natin at nararamdaman natin kapag hindi siya okay? At kapag hindi okay ang isang taong kilalang kilala natin, di ba hindi tayo mapakali na hindi magtanong ano bang problema dahil gusto nating makatulong, maibsan yung kanyang pinagdadaanan.
Ngayong araw po na ito, ang gusto kong bigyang pansin ay mula sa unang pagbasa sa aklat ni Nehemias. Ang ipinapaalala po sa atin ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng unang pagbasa, kilalang kilala tayo lahat ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung kalagayan ng ating mga puso. Nakikita ni Jesus Nazareno yung ating mga dinadala. Kung papaanong nakita si Nehemias ng hari, nakita po siyang malungkot. Noon lang nakita ng hari na si Nehemias ay malungkot ng ganoon. Kaya tinanong siya ng hari, bakit ka malungkot? Ano bang problema? Ganon din po tayo nakikita ng poong Jesus Nazareno. Kung tayo ay malungkot, dahil mahalaga tayo sa Kanya. At tinatanong tayo ng poong Jesus Nazareno, ano pong problema? Bakit kayo nalulungkot? At iniimbitahan niya tayo, dalhin natin sa paanan niya lahat ng ating mga daladala sa buhay na ito. At tutulungan niya tayo na unting maibsan at masolusyonan yung ating mga problema. Balikan po natin yung kwento ni Nehemias. Yung dahilan po ng kanyang kalungkutan ay dahil wasak yung lungsod ng kanyang mga ninuno. Pinakinggan siya ng hari at binigyan ng tulong na gamit ang mga kahoy upang maitayo muli yung kanyang lungsod. Ang imbitasyon sa atin ay dalhin sa Diyos yung mga kawasakan ng ating mga buhay. Sabihin sa Kanya ng may pananampalataya at pagtitiwala. Nakikita at nakikiisa ang Diyos at magpapadala ang Diyos sa mga tulong upang buuin yung mga nawasak sa buhay natin. Kung si Nehemias po sa unang pagbasa ay binigyan ng kahoy upang maitayo muli yung kanyang lungsod, tayo ngayon po ay binibigyan ni Jesus Nazareno ng kahoy din na bubuo ng mga nawasak sa ating mga buhay. At ano po yung kahoy na alay-alay sa atin ng Jesus Nazareno? Ito po ay ang kanyang krus. Krus na nagpapaalala na napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng masama at gustong magwasak sa ating mga buhay. Sa krus po tayo ni Jesus kumapit at tutulungan niya tayong bumangon muli. Minsan po sa isang parokyang napuntahan ko, habang nasa opisina po ako, may lumapit po na mag-asawa. Sabi po nung nanay, magpapamisa po. Binigyan ko po sila ng papel kung saan nila isusulat yung kanilang pamisa. Pagkatapos po nilang magsulat, sabi nung nanay habang naluluha, anak ko po iyan. Anak ko po iyang ipapamisa ko. Wala na po siya. Tapos bigla na silang lumabas, tapos nakita ko na pumasok sila sa simbahan. Hindi po ako mapakali. Sabi ko parang may dapat akong gawin. Tinignan ko sila sa loob ng simbahan, umiiyak na nagdadasal. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng krus sa aking kwarto. Tapos inabangan ko po sila sa labas ng simbahan. Nung natapos na silang magdasal, tinawag ko po sila at sinabi ko sa kanila, gusto ko po kayong bigyan ng krus na ito. Ang tawag po dito ay Cross of Compassion. At yung salitang compassion, sabi ko sa kanila, ang ibig sabihin ay to suffer with. Ibig sabihin, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating mga paghihirap. Inaalay niya yung sarili niya sa krus para makiisa sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sa krus, lahat ng ating kawasakan ay niyakap ng Panginoon upang magdala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, iyon po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Mayroon tayong Diyos na nakakakita ng ating mga pinagdadaanan. May Diyos na nakikiisa at gustong yakapin at buuin muling tayo. Alam ko po, kayong mga patuloy na nagpupunta dito, isa sa mga dahilan ay dahil sa mga dinadala niyong mga problema. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nakikita at nakikiisa ang poong Jesus Nazareno sa inyo. Manampalataya po kayo. May ginagawa ang Diyos
para maipsan yung ating mga dalahin. Marami na po akong narinig na mga kwento habang nandito po ako. May sakit dahil paulit-ulit na lumapit at kumapit sa Poong Jesus Nazareno. Sila ay gumaling. Mayroon namang umasa at nagtiwala dahil na minsan parang imposible na mabigyan ng solusyon yung kanilang mga problema. Nabigyan ng solusyon at nagawa ng paraan, napagtagumpayan at nalagpasan yung kanilang mga daladalahin. Marami na pong patotoo na tunay na nakikita ng Poong Jesus Nazareno yung buhat nating mga krus at tunay na kumikilos siya para matulungan tayo. Siguro po mga kapatid, ang isa pang imbitasyon para sa atin, tayong lahat nawa, maging sagot nawa rin sa panalangin ng bawat isa. Ibig sabihin, yung pagtulad natin sa compassion ng Panginoon ay magtulak sa atin para sumama sa ating mga kapatid na naghihinagpis at magtulak sa atin na mag-abot din ang ating mga kamay sa mga nanghihingi at nangangailangan ng tulong. Mga minamahal kong mga kapatid, manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin at maging sagot nawa tayo sa mga panalangin ng bawat isa. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Nang ating itugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina na ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagdanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat.
tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay. Lagi mong pinaalingaungaw ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan sa tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Narito
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service bukas araw ng Huwebes, October 5, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa at taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Aray mo ang aming buhay,
kasal, Kristo Padre Jesus Nazareno. Ligtas mo kami sa kasalanan, ang puso na Nazareno, di naramay ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inululwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Jesus.